Mapagpalang araw, Sir Caspar. Tawagin nyo na lang ako sa Palayaw na Ray. Ako po ay 25 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong taong 2013 sa isang masukal na bahagi ng Canlaon. Isa po akong bakasyonista. Kaya naman sabik na sabik akong gumala sa kahit anong uri pang panahon at kahit saang sulok ng mundo. Isa ang Mount Canlaon sa pinangarap kong mapasyalan dahil sa katotohanang isa itong bulkan. Pero wala akong alaala mula sa pagkabata na nasubukan na nitong sumabog. October 30, 2013. Nang sumama ako sa aking mga pinsan panigros para bisitahin si Lola Alicia. Ako po ay taga Ormoc, Leyte. Nabighani akong sumama sa kanila nang ayain ako ng aking mga pinsan na mamasyal dahil sa bundok ng Canlaon. Marami akong naririnig na alamat tungkol dito at gusto ko sanang patunayan kung lahat ba ng ito ay totoo. Sina Lola Alicia ay nakitira pa sa Ayungon, pero baliwala naman sa akin ang layo, lalo na't sanay na ako sa mahabang biyahe. Nang makarating kami sa ancestral house ay sinalubong kami ni Lola. Sobrang tuwa niya nang makita ako. Mahabang oras kaming nagbatian hanggang sa makapagdesisyon na siyang ihatid ako sa aking magiging kwarto. Naalala kong date anniversary pala ni Lolo, kaya may handaan sila sa likod bahay. Magkakatay sila ng baboy para sa lechon at iba pang masasarap na putahe. Excited na ang lahat dahil marami raw handa. Natutuwa din naman ako, pero mas walang paglagyan ang pagnanais kong makapunta kaagad sa Canlaon. Nang malaman ni Lola na pupunta ako doon, ay naging seryoso siyang bigla sa akin. Napuno na ako ng paalala na huwag lalabas na ako lang ang mag-isa. Bawal akong gumala, at mas higit pa sa lahat ay bawal daw akong magpunta sa Canlaon. Hindi ko naman maintindihan kung bakit kayo na lamang kung makapigil si Lola. E alam ko naman kung paano ingatan ang sarili ko. Isa pa, may dala naman akong sasakyan, kaya kahit papano ay hindi ako maglalakad. Ikatlong pagkakataon na ng araw na iyon, nang paalalahanan na naman ako ni Lola. Huwag daw akong pupunta sa Canlaon. Hindi ko alam kung ano bang mayroon. At mas nakokuryoso na akong magpunta doon sa kabila ng dami ng mga babala. Hindi ko na napigilan pang magsawa. Malaki na ako. Pero kinakailangan ko pa ba din bang pagbawalan? Gawin ang lahat ng bagay na gusto ko. Para saan nga ba kasi ang salitang gala kung hindi ko naman magagawa? Hindi ba't normal lang naman na magpapaalala sila? Pero huwag pagbabawalan ang kahit sino, lalo na't lalaki naman ako at binata. Lalaki naman ako at binata pa. May gusto akong madiskobre na may kinalaman sa narinig kong balita noon. Swerte raw ang mga taong nakakarating sa tuktok ng bundok dahil makikita nila ang ilog na may milagrosang tubig. Lahat ng makakainom nito ay gagaling. Susi pa raw ang tubig niyon sa immortalidad. Nakuryoso akong puntahan iyon dahil may hinala akong alam ni Lola ang lihim sa tuktok ng bundok. Katulad na lang ng palaging pagkukulong ng aking abuela sa loob ng kanyang silid. Lingid sa kaalaman ng lahat, nagpipinta si Lola. Mga magagandang tanawin na duda ko'y mula sa tunay na itsura ng bundok Canlaon. Nakatago ito ng isang mamahaling kortina. Sabi niya, hindi isang laro lang ang pagpunta sa bundok ng Canlaon. Mangangailangan ito ng mahigpit na desisyon at tibay ng loob. Marami na daw ang nagpunta doon at hindi na nakauwi. Sabi ng ilang residente na nakatira sa malapit, baka raw kinuha ng engkanto ang mga taong umaakyat doon. Sa totoo lang ay nakakaramdam ako ng kilabot noong unang maligaw ako sa kwarto nila Lola.
may nakita akong painting na isang nilalang na nanlilimahid sa dumi. May mahabang kuko, abuhin ang balat at mapupula ang mga mata. Tingin ko, hindi ito ang kanto, kundi isang aswang na parabang sinusundan ako ng tingin. Iniwasan ko na lang ang pumasok sa kanyang silid para hindi na makita ang nakaguhit na mukha ng nilalang na iyon. Noong umagang iyon, bagot na umupo ako sa selyang tumba-tumba at nagbasa ng magazine. Medyo may pagka-spoiled brat ako. Palibhasa nag-iisang anak lang ako ng aking mga magulang na kasalukuyang nasa amin lang sa Leyte. Kanina ako pa gustong mamasyal pero ayaw pumayag ni Lola. Sabi niya, mamaya na raw pagkarating ng mga pinsan ko mula sa palengke. Bago lang daw ako sa lugar na ito at baka mabati pa ako ng kanyang mga kapitbahay. Marami na din daw kasing bakasyonista ang naloloko o di kaya ay kinikidnap ng mga tagaroon para ipagpalit sa pera. Gusto lang din niyang mag-ingat ako para sa malayo na kapahamakan. Wala pa naman daw ang mga magulang ko para daluhan ako kaagad. Mag-aalas 9 na ay hindi pa din umuwi ang aking mga pinsan. Inis na nag-text ako sa kanila na sumunod na lang sila sa akin pag-uwi nila at mauuna na talaga ako sa bundok ng Canlaon. Sa totoo lang ay kanina pa nakahanda ang dadalhin ko at nakasilid ito sa loob ng isang backpack. Kaunting pagkain lang naman, tubig, powerbank, cellphone, flashlight at isang kutsilyong yari sa tanso. Bigay ito sa akin ni Mama na Aniya, pangontra daw laban sa mga aswang. Lumabas ako ng bahay at nagbabadaling sumakay sa kotse. Hindi ko na binigyang pansin ang sigaw ni Lola. Nang imaniobra ko na papunta sa kalsada ang kotse at pinaharurot palayo. Tansya ko, nasa 2 oras ang ibiniyahe ko bago makarating sa paanan ng bundok ng Canlaon. May iilang kabahayan naman doon, maliliit na tindahan at may inn pa nga na pwedeng rentahan para magpalipas ng gabi. Lahat ng iyon ay nilagpasan ko maliban na lang sa pinakahuling tindahang nadaanan ko. Nakita ko kasing kakaiba ang mga nakadisiplinyang paninda. May mga rosaryo, libreta, puntot page, bungkos ng bawang, langis at marami pang iba. Tumingin-tingin ako, tsaka nakapagdesisyong doon ko na lang din iiwan ang kotse ko. Sinalubong ako ng isang magandang dalaga na siya palang tindera ng mga iyon. Sabi niya, kung pupunta ako paakyat ay kailangan kong magdala ng pangontra laban sa mga masasamang elemento. Hindi niya naman sinabi kung anong klaseng nilalang, pero inabutan niya ako ng langis. Sabi ng babae, malalaman ko raw kung malapit na sila kapag kumulo ang laman ng buting iyon. Naisip ko tuloy, baka may sayad ang babae at kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Kaya naman nagdesisyon na akong umalis. Hinabol niya ako at sinabing libre na raw ang langis na iyon. Basta dalhin ko lang raw para iwasan ko ang mga aswang. Natigilan ako. Takot ako sa aswang pero hindi pa ako nakakakita ng ganoon. Simula pa nung bata pa lang ako. Nagpasalamat na lang ako at natanaw ko ang iilang taong naglalakad. Mukhang paakyat din sila sa kabundukan. Naulinigan ko pang sinabi ng babae sa akin na huwag akong papalinlang sa mga bagay na nakikita ko dahil ilusyon lamang ang mga iyon. Gusto ko pa sanang matawa pero pinili ko na lang na manahimik at lumarga na. Hindi naman ako magtatagal doon. Alauna pa lang naman ng hapon at bababa din ako bandang mga 3:00. Makaabot man ako sa tuktok o hindi, kapag dumating naman ang mga pinsan ko, siguro saka ko nababaguhin ang mga plano dahil may mga kasama naman na ako.
Sinundan ko ang grupo ng mga kabataang masayang naglalakad na may dalang mga kamera, iilang plastik na may lamang snacks at mga baunan. Tansya ko ay nasa 5 hanggang 6 sila. Nagkakasayahan sila at tila ba hindi ako napapansin. Sa bagay, mas gusto ko pa naman talaga ang nag-iisa. Abala sila sa pangunguha ng mga litrato at nagpatuloy na sa paglalakad. Ako naman ay nagpapahinga at naghintay ng ilang saglit. Baka lang kasi nasa daan na sila ngayon at sumunod na sa akin. Nang wala namang dumating, tumayo ako at nagsimula na ulit sa paglalakad. May mga napansin akong palatandaan kung saan ang tamang kalsada, kaya sigurado akong hindi ako maliligaw. Sinundan ko iyon nang hindi ko alam na sa katotohanan ay mali pala ang landas na tinataha ko. Nang medyo mapagod ay naupo akong muli sa batuhan. Basa ng pawis ang aking mukha kaya panay ang punas ko ng tawel. Wala pa din ang mga pinsan ko at nakapagtatakang 2:00 pa lang ay papadilim na sa kinaroroonan ko. Maraming mayayabong na sanga kaya malamig at mahamok. Napansin kong may usok sa di kalayuan, kaya naisip kong pumunta at tignan kung ano ba ang mayroon doon. Ilang metro ng aking nalakad ay hindi ko ba din natatagpuan ang pinagmula ng usok. Sa halip, isang maliit na kubo ang aking natagpuan. Napalingon ako sa buong paligid at nag-aalala ng makalimutan ko kung saan banda ba ako dumaan. Nalilito ako sa mga magkakaparehong itsura ng punong nasa harapan ko. Nang may maulinigan akong ingay sa di kalayuan, ay pinili kong iwaksi na lang muna ang alalahanin tungkol sa daang tatahakin ko. Nagpunta na lang ako sa maliit na kubo. Sinubukan kong magtao po kung may nakatira ba doon. Malinis kasi ang paligid at mukhang maayos na naaalagaan ang mga halaman. Nahumaling akong lapitan ang isang bulaklak nang may marinig akong magsalita sa aking likuran. Isang lalaki ang nalingunan ko. Tansya ko ay kaedad lang ito ng aking papa. Nakapagtataka tinghawig niya ito. Umatras ako nang magtanong siya kung sino ako. Natakot ako dahil bigla niyang hinugot ang kanyang itak, kaya natatarantang tumakbo ako palayo. Hinihingal na hinanap ko ang daan, pero mukhang dumating na nga ang kinakatakutan kong mangyari. Naliligaw na ako kung saan-saan ako dumadaan, pero napipikon lang ako kapag pamilyar ng kalsada lang ang humahantong sa akin. Nahahapong sumandal ako sa isang malaking punong kahoy. 5 na ng hapon. Wala na akong ibang naiisip na paraan kundi ang magpalipas na lang muna ng gabi sa kagubatan. Mas nadadagdagan pa ang pagkabalisa ko ng mapagtantong walang signal sa kinaroroonan ko. Kaya para masiguro kong ligtas ako ay umakyat ako sa puno para doon na manatili. Habang nasa taas ay sinuyod ko ng tingin ang buong paligid. Tanaw ko ang kubong tinakbuhan ko kanina. Sa katunayan niyan ay nakikita ko nga ang lalaking muntikan na akong tagain. Abala siya sa pagsisibak ng kahoy na para bang may kakatayin siya mamaya. Naisip ko ang aking mga pinsan kung natanggap nila ang mensahe ko. Siguradong nasa daan na sila ngayon papunta rito. At baka sa mga oras na to ay nag-aalala na sa akin si Lola. Sana pala hindi ko na pinairal ang tigas ng ulo ko. Mukhang mali ang naging desisyon kong magpunta dito nang nag-iisa. Bandang 7:00 ng gabi nang makarinig ako ng hindi ko kilalang huni. Hindi ko naman matiyak kung ibon ba iyon o anong nilalang. Bumaba ako at naglakad-lakad para makasagap ng signal. Hindi ko na malayang nakarating na pala ako sa bakuran ng maliit na kubo. Nakaawang pinto niyon at balisa ang lalaking nakatera doon. Nakatuwad siya sa gitna ng kanyang higaan
at may pinapahid ng kung ano sa kanyang buong katawan. Ang alam ko lang, nangingintab na ang kanyang balat dahil natatamaan ito ng liwanag mula sa bilog na buwan. Nagpasalamat na din ako kahit papaano dahil full moon. Hindi ko maaaksaya ang baterya dahil maliwanag ang daraanan ko. Napapayakap na ako sa aking sarili dahil nararamdaman ko ang paglamig ng hangin. Walang ingay akong lumapit sa bintana para mas makita ng malapitan kung ano nga ba ang ginagawa niya. Gayon na lang ang pagkasinta ko nang makita kong dahan-dahang nagbabago ang kanyang anyo. Nagkaroon siya ng mahabang kuko na wala naman talaga kanina. Ang kanyang labi ay nangitim at naging iba ang aura ng kanyang mukha. Bumangis siya at tila ba natatakam nang tumingala siya sa langit at nisinagan siya ng liwanag ng buwan. Sa isang iglap, ang kanyang anyong tao ay hindi ko na makita sa kanyang mukha ngayon. Sumingasing siya na parabang isang mabangis na hayop at inamoy ang paligid. Otomatik ko namang nakapako ang aking bulsa at napagtantong basa na iyon. Kinuha ko ang butilyang nasa loob at nagulat ako nang makitang kumukulo na iyon. Isang aswang ang lalaking pinagmamasdan ko. Dali-dali kong kinuha mula sa suot kong backpack ang kutsilyong gawa sa tanso na bigay sa akin ng mama ko. Ngayon pa lang ay nagsisisi na ako sa padalos-dalos kong desisyon. Sana pala nagkinig ako kay Lola. Sana pala na natili ako sa bahay. Sindak akong napasigaw nang makitang magkaharap na kami ng aswang na kinakatakutan ko. Nakita na niya kung saan banda ako nakasilip sa kanya. Nang umangil siya ay pakiramdam ko, kidlat ako sa sobrang bilis kong tumakbo. Hindi ko na ininda kung saan banda na ba ako nabangga at nadapa. Basta ang mahalaga ay makalayo ako sa lugar na ito. Tumatagaktak ang pawis ko habang nanlalamig ang mga kamay kong tumatakbo. Walang katapusan na yata ang kagubatang ito na wala man lang akong nakikitang palatandaan palabas sa lugar na ito. Lalaki ako pero gusto kong bumunghalit ng iyak na parabang bakla. Nakikita ko sa telebisyon kung papaano nilalantakan at kinukonsumo ng mga aswang ang kanilang biktima. Hindi mawala sa aking isipan kung paano binutas ng matalim nilang kuko ang dibdib ng bawat nahuli nilang tao. Ayokong humantong lang ang buhay ko sa kamay ng isang aswang. Hindi ako makapapayag na basta na lang mamatay nang hindi lumalaban. Habang tumatakbo ay papahigpit ang hawak ko sa aking kutsilyo. Nararamdaman ko kasing sinusundan niya ako. Bigla akong tumigil at narinig ko din ang biglang paghinto ng ingay sa likuran ko. Bigla siyang nawala pero alam kong nasa paligid lang siya. Nakiramdam ako at hinintay ang pagsugod niya. May naririnig akong mahinang uhuni. Kahit papaano ay may alam naman ako tungkol sa mga nilalang na kagaya nila. Alam ko kung paano sila gumalaw at alam ko kung ano ang pangontra laban sa kanila. Bago ko pa man mabalya ang kung sino man ang nagtatangkang kumalmot sa akin, ay naunahan niya na ako. Nakita ko kung paano tumilapon ang sarili ko at bumagsak sa isang tuod. Napaigik ako sa sakit lalo na alam kong magkakapasa ako dahil sa nangyari. Ininda ko ang kirot at bumangon ng dahan-dahan. Nakikita ko ang pag-angil ng aswang at pag-angat muli ng kanyang mga kamay para dalahungin ako. Inilabas ko ang langis at ibinato ko sa kanya. Dahilan para mas magalit siya at sumingasing na parabang isang gutom na leon. Napaatras ako dahil sa sobrang takot. Halos wala na akong lakas para tumakbo ulit. Nabali yata ang likod ko dahil sa sama ng pagkakabagsak ko. Mukhang natuwa ang aswang nang makita niya ang nahihirapan kong sitwasyon at balak na naman sanang sugurin ako. Pero may matandang babae na biglang humarang at sumigaw. Ang sabi niya, huwag daw akong sasaktan dahil ako ang kanyang pamangkin.
Napamulagat ako at napatingin kung sino ang babaeng pumagitna sa amin ng aswang. Si Lola. Napalingon ako sa paligid at nakita ko ang tatlo kong pinsan. Nagsiiyakan at bakas ang matinding pag-aalala sa kanilang mga mukha. Mabuti na lang, naabutan pa nila ako. Kung hindi, baka gutay-gutay na ang katawan ko ngayon. Niyakap ako ni Lola at ingat na ibinangon ako. Nakapagtataka ang aswang ay muling nagbago ng anyo sa harapan naming lahat. Kamukha niya talaga si Papa. Ayon sa kanya, kung alam niya lang na pamangkin niya ako ay baka kanina pa niya ako hinatid sa bungad ng paana ng bundok. Humingi siya ng pasyensya sa ginawa niya kanina at noong gabing iyon. Ipinagtapat ni Lola na ang aming yumaong lolo ay aswang pala. Nang maghingalo ito, sinalo ni Tio Randel ang Bertod para makapagpahinga na si Lolo. Nagkahiwalay sila ni Papa at nagkaroon ng kanya-kanyang buhay. Ang mga pinsan ko ay alam ang katotohanan ng aswang ang kanilang ama, pero hindi sila natakot dito. Para sa kanila, isang kabayanihan ang ginawa ni Tio na pagsalo sa Bertod na dapat pala ay si Papa ang tumanggap dahil siya ang panganay. Binigyan kami ni Tio ng magandang buhay kapalit ng sa kanya at nagpapasalamat na ako doon. Mula noon, palagian na namin siyang dinadalaw para mabawasan ang lungkot ng kanyang pag-iisa. Ngayon ko lang nalaman na namamana pala ang pag-aswang. Pero hindi ako nagalit kay Tio kahit kailan. Naiintindihan ko ang sitwasyon niya. Sa mga nakikinig ngayon, hihingi po ako ng paumanhin kung hindi ko na po sasabihin ang tunay na apelyido ng aming pamilya o maging ang eksaktong lugar kung saan kami nakatira. Nais kong lasapin ang pribadong buhay na mayroon kami ngayon sa piling ng aming tsuhing aswang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. More power po sa inyong channel, sir, at God bless. Muli po, ako po si Ray ng Ormoc, Leyte. Alright. Ingat, mga single.